At samantala, kakapapasok lamang po na balita, isa po ang patay at isang sugatan sa pananambang sa kanto ng Topside at Katipunan Avenue sa Quezon City kanina. Sa inisyal na investigasyon, pinagbabaril na hindi pa nakikilala ng suspect ang sasakyan ng mga biktima. Wala pa rin pagkakakilanlaan ang mga ito. Sa ngayon, hindi pa nailalabas ng sasakyan ang mga biktima. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Nakakagulat daw ang mga pangalang idinadawit ni Kerwin Espinosa sa drug trade ayon kay Senator Manny Pacquiao. Matatanda ang nagpunta noon sa Camp Crame si Senator Pacquiao nang dalhin doon si Kerwin. Handa raw si Kerwin na humarap sa Senado at isiwalat ang pangalan ng mga sangkot umano sa droga. Gitaman ni Senator Laila De Lima, ang pagtestigo ni Kerwin ay isa na namang paraan ng gobyerno para siya isiraan. Babala niya sa nakababatang Espinosa, huwag isiping maliligtas ang kanyang buhay kapag nakipagtulungan sa gobyerno. Malamang daw matutulad siya sa nangyari sa kanyang ama. Natingin din ni De Lima ay mangyayari din kay JB Sebastian. Pag-aaralan daw muna ng Department of Justice ang magiging salaysay ni Kerwin bago siya isailalim sa Witness Protection Program. Payo ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, mananatili muna sa UAE ang pamilya ni Kerwin para na rin sa kanila seguridad. Sabi naman ni DILG Secretary Ismael Sueno, beberipikahin pa nila ang mga tinukoy ni Kerwin na sangkot daw sa drug trade. Base raw kasi sa kanilang pagsusuri, posibleng politically motivated ito. Sumagi ang pagkakadawit umano ni Senator Laila De Lima na talakay. Isinalaysay ng hepe ng Albuera Police na si Chief Inspector Jovi Espinido ang kwento ni Espinosa at ng kanyang pamilya tungkol sa pag-uusap umano ni De Lima at Kerwin Espinosa sa Baguio. May picture pa nga raw ang pamilya kasama ang senadora, pero tila ipinagtanggol ng mga kapwa senador niya si De Lima. So, alam mo yung picture, maraming ibig sabihin nun eh. Kasi kami, sanay na sanay kami, lalakad lang kami dyan, may magpapapicture. Hindi kaya gano'n na nangyari kay Senator De Lima na nakita sila sa bar na nagkataong nasa Baguio si Senator De Lima, nagpa-picture ngayon sina Kerwin. Pero base rin daw sa affidavit na isa pang anak na alkalde na si Kevin, nakasaad na 8 milyong piso ang ibinigay na anak ni Espinosa sa senadora. Siya ang nagsalaysay na ngayon, 8 milyon ang binigay nung first makita sila. So meron din kapatid na Kevin? Yes, ma'am. So that's aside from Kerwin? Yes, ma'am. Pareha sila Roland, ma'am. Ang madalas natin marinig yung Kerwin? Yes, ma'am. So what you're telling us, it's another brother. It's a brother, yes, Kevin? Ma'am. Yes, ma'am. Saan daw binigay sa Burnham? Open yun ah. Yung ano sir, yung kay Kevin na salaysay, yung anak niya, maliban kay Mayor, doon na sa Dampa, specific yung restaurant. Saan kay, yung Dampa? Saan? Kay Claire de la Puente daw yung restaurant, from, Your Honor. Ganun location? Sa MUA. Nauna na itinanggi ni De Lima na kilala niya ang mga Espinosa. Yo, what's up? Salamat ng aking mga kababayan sa buong mundo at sa kasalat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Shoutout sa lahat ng mga member ng DCW Offline Cybertocam at sa kasalat ng mga ka-team ko sa DCW. At saka shoutout sa lahat ng mga anti-Duterte na hinamon ko ng bidwar na hanggang ngayon wala pa rin sumasagot. So dahil marami ngayong mga anti-Marcos na todo protesta, meron akong DM sa inyo. Makinig kayo ah. Dear sa lahat ng mga anti-Marcos, alam niyo ba na anti-Marcos doesn't exist outside the government? Dahil di ko kinukonsider na anti-Marcos ang mga aktivistang naglarali ngayon. Ito ang rason kung bakit. November 8, 2016, nagdesisyon ng Korte Suprema na payagan ng ilibing sa libingan ng mga bayani si former President Marcos. Ang 10th Pangulo ng Pilipinas na binansagan na pinakamahusay na naging presidente sa buong mundo sa panahon niya. Pero marami pa rin ang may galit sa kanya hanggang ngayon. At tutol sa desisyon na to ng Pangulo at ng Korte Suprema na payagan siyang ipalibing sa libingan ng mga bayani. Ano yun? Di pa rin kayo makamove on? Ang tagal na hunong ha? Pero bakit nga kaya pinupush ng pamilya ni former President Marcos na ipalibing siya sa libingan ng mga bayani na pwede namang sa Ilocos na lang, di ba? At bakit tutol na tutol dito ang mga yellow garbage?
kasi ang natitirang anti-Marcos na lamang ngayon ay ang mga yellow garbage na lamang. Wala na hong iba. Yung mga estudyanteng aktivistang nagpauto at mga binayaran sumama sa People Power Revolution noong 1986 ay malamang nagsisi na. Dahil sa halip na pagbabago, panggagago ang napala nila. At sila yung mga taong umasa sa pinangako sa kanilang demokrasya. Pero pinaasa, nabigo, mas lalong naghirap kaya ng ibang bansa na lamang yung iba. Dahil naman nila na ang sarili nilang bansa ay nadisigrasya na. Dahil sa kanilang maling desisyon. Pero ika nga nila, nasa huli ang pagsisisi kaya di mo na maibabalik yun. 30 taong inalipusta at ninakawan ng bansa mo. Ba't pa kasi kailangan pang magkamali bago ka matuto sa pagkakadapa mo? At wala kayong napansin sa mga aktivista noong kapanahon ni former President Marcos o kahit hanggang ngayon, karamihan estudyante? Ibig sabihin, estudyante na lang ang kaya nilang gawing ignorante. Una sa lahat, anong kinalaman ng mga estudyante na to sa panahon ng martial law para sumama sa mga rally? Di ba pwedeng mag-aral na lang kayo? Ah, alam ko na. Dahil mali ang tinuturo at panay kasinungalingan ang kanilang pinag-aaralan tungkol sa kasaysayan. Nang pangulong na respeto ng buong mundo na pinabagsak ng oposisyon kasama ng mga uto-uto at mga nabayaran nating mga kababayan. Pero ang totoo, ang may galit at inggit lang naman sa mga Marcos ay ang mga Aquino. Tapos, naghakot ng mga taong inuto at binayaran ng kanilang mga kapartido. Dahil dalawa ang source ng mga yellow garbage para makakuha ng mga tao para mag-rally para sa kanila. Para ibagsak ang presidenteng kalaban nila. Una, yung mga kabataan na laso ng mga isipan nila. Pinamunat sa kasinungalingan na sa ganon, mamuo ang mga galit sa mga puso nila. Kaya po yung mga nakikita niyong mga estudyanteng rallyista, sila yung mga nauto na mga anti-Marcos nilang maestra. Kaya parang wala ring silbing nakapag-aral kayo sa mga malalaking universidad. Dahil mali ang tinuturo at mga librong nabasa niyo tungkol kay former President Marcos, kaya naging kayong mga utak yellow-tard. Kaya nga naglilibot sa mga eskwelahan si Dilimaw para lasunin ang kaisipan ng mga kabataan. Kaya bago niya malaso ng kaisipan ng ating mga anak, dapat na ho tayong manawagan na ipagbawal ang mga yellow garbage na to sa mga eskwelahan. Dahil panay katangahan at kabubuhan lang naman ang mga sinasabi ng mga yan. Ang pangalawang source nila para makakuha ng mga tao para mag-rally para sa kanila ay ang mga kababayan nating mahihirap. Di ba nga nabanggit ko sa inyo noon na ang totoong definisyon ng poverty is the oligarch's political machinery? Ito ang rason kaya di inaangat ang buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Dahil pag ginusto ng mga yellow garbage na pulpolitiko na magparali o magka-people power, meron sila agad mahahagilap. Kahit di nila alam ang pinaglalaban, basta mabayaran lamang ng 1,000 piso sa sama na agad. Barya lang ang katapat, magiging na silang alagad na mga magnanakaw sa gobyerno na nangalipusta ng bansa at ng pamilya mo para manlimus ka. Mas gusto nila namang mang at ignorante ka para madali ka lang nila mauto at mamanipula. Yun ang masakit na katotohanang mahirap tanggapin. Dahil sa pagiging nating uto-uto, ang ating bansa ay naghihirap pa rin. So sino ang may kasalanan? Siyempre, tayo pa rin. So yun po ang dalawang source ng mga yellow garbage para makakuha ng mga tao para mag-rally para sa kanila. Una, yung mga kabataang nalaso ng kanilang mga kaisipan. Pangalawa, yung mga kababayan nating lugmok sa kahirapan. So ngayon alam nyo na anti-Marcos doesn't exist outside the government anymore. Ang mga anti-Marcos na lang ngayon ay yung mga aktivistang nasa pwestong nakinabang sa mga perang ninakaw ng mga kapartido ni Cory Aquino mula pa noon. Kaya isang malaking kalokohan na gawing santo ang taong nagpasimula ng kalbaryo ng ating bansa. Well, kung pagpipilitan niya ng mga kaalyado nila mga pare sa simbahang katoliko, eh tama nga na katokliko priest ang dapat sa inyong ibansag. Doon sa mga gustong maging santo si Cory Aquino, ha? Sila yung mga paring may katok, kaya katokliko priest ang dapat itawag sa kanila. Sa mga estudyanteng aktivista, hindi kayo anti-Marcos. Nauto at nalaso lang ang mga isipan nyo ng mga profesor nyong trabahador ng inyong campus. Manaliksik mag-analisa at magtanong sa mga taong nakakaalam at huwag bumase sa mga bias ng media lamang. Palalahanin yung mga yellow garbage at Aquino Cuanco ang kumokontrol sa mga istasyon na yan para gawin tayong mangmang at ignorante lang. Pero kung talagang galit kayo sa mga Marcos, panindigan nyo. I-boycott nyo lahat ng mga pinagawa ni former President Marcos. Huwag kayong dumaan sa San Juanico Bridge, sa NLEX, SLEX, o kahit sa EDSA. At maghanap din kayo ng ibang airport ha, huwag sa NAIA. Umalis kayo sa Region 1 to 12, pati sa NCR. Huwag din kayong sumakay sa LRT, MRT, at PNR. Huwag kayong gumamit ng kuryente ng Meralco at tubig ng MWSS. At huwag nyo rin kunin ang 13-month pay nyo ha,
ibigay na lang ho natin sa mga kababayan nating mga homeless para may pakinabang pa. Pero bago ko tapusin ang video na to, meron ako sa inyong iiwan ng katanungan. Dahil pati rin ako nahihiwagaan. Hindi ko sinasabing totoo to. Napapaisip lang din ako kung bakit sa libingan pa ng mga bayani, eh pwede namang sa Ilocos na lamang kung talagang maraming tutol, di ba? So ito ang katanungan ko sa lahat ng mga anti-Marcos kuno. Paano kung ang pagpapalibing kay former President Marcos sa libingan ng mga bayani ay may kasunduan pala na pag doon siya inilibing, mamamahagi sila ng ilang porsyento ng itinago niyang kayamanan para sa ating bayan at sa ating mga kababayan? Magrarally o magagalit ka pa ba? Gamit-gamit ng utak pag may time, ba? At siguro, yun din ang rason kaya tutol dito ang mga Aquino. Dahil pag nangyari yun, babango ulit ang mga Marcos sa mga Filipino. At malay nyo, yun yung ill-gotten wealth na gustong nakawin ng mga Aquino. At kung sasabihin ng mga anti-Marcos, tawag akong magsalita dahil wala naman akong alam sa mga naranasan ng mga nabiktima ng martial law. Simple lang ho ang isasagot ko. Kung nabubuhay ako sa panahon na yon, hindi ko pipiliing maging biktima ng martial law. Simple lang ang rason. Dahil law-abiding citizen ho ako. Kaya shout out sa lahat ng mga Marcos supporter. Be proud to be a law-abiding citizen. So, ako po si Mr. Rio. Peace.